Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos. At kabilang sa kanyang sambahayan, kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nakakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya. Kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala tayong masyadong alam kay San Simon at kay San Judas Tadeus. Alam lang natin ang kanilang pangalan kasi sila ay nabanggit sa mga listahan ng mga apostol. Si San Simon ay kilala din Saint Simon the Zealot. Ang mga Zealots ay isang grupo sa panahon ni Jesus na galit sa mga Romano at masyado silang panatiko para sa batas ni Moises. May bahagi pa nga sa mga Zealots na kilalang sikari kasi sila ay killing squads laban sa mga Romano. Kaya maaring sa mga apostol ng Panginoong Jesus ay mayroon isang strongly politically inclined. Si Saint Jude naman o Judas Tadeus ay madalas na naku-confuse kay Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Maaring siya ang sumulat ng maikling liham sa New Testament na The Letter of Jude. Ang mga Kristiyano sa Efeso ay mga Gentiles. Pero sinabi ni San Pablo na sila ngayon ay hindi na mga dayuhan kahit na hindi sila mga Hudyo kasi sila ay bahagi na ng sambahayan ng Diyos, ng pamilya ng Diyos. Ang simbahan dito ay hinahambing sa isang building ng pinakapundasyon ay si Jesus at ang mga apostol naman ay ang mga haligi. Doon nananahan ng Espiritu Santo sa building na ito ng simbahan. Napakahalaga ng papel ng mga apostol. Ang pagkakilala natin kay Jesus ay galing sa mga aral at pagsasaksi ng mga apostol. Wala namang record si Jesus mismo na iniwan sa atin. Kaya ang alam lang natin sa Kanya ay ang mga sinabi at sinulat ng mga apostol o ng mga taong nakasama ng mga apostol tulad ni Marcos at ni Lucas. Hindi man natin alam ang ginawa o sinabi ng bawat apostol. Sila ay mahalaga as a body, as a group, bilang isang grupo ng 12. Tulad ng ang bayan ng Diyos ay sa lumang tipan ay nagsimula sa 12 anak ni Jacob o ni Israel. Gayon din sa bagong tipan. Ang bagong bayan ng Diyos ay sinimulan ng 12 mga apostol. Kaya ngayong araw, hingin natin ang panalangin ng 2 apostol na ito.
maaaring silang dalawa ay pinatay sa Beirut sa parehong araw. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.